Hello guys, good day. So meron po tayong barya ngayon dito. Ito po ay ang 10 piso na year 2016. Yan sa mga dating vlog po natin, yan na update po natin ito. Ito po ay semi hard to find. So titingnan po natin ngayon, i-update po natin ang kasalukuyang price appraisal nito at ang kasalukuyang frequency nito sa numista. At aalamin po natin kung ito ba ay semi hard to find pa rin. At ito ba ay patuloy pa rin mataas po ang kanyang collector's value. So yan po ang ating alamin sa video na ito. At i-review na rin po natin ang overs at ang reverse at ang counting features po ng baryang ito. At bago po tayo magpatuloy ay mag-intro muna tayo. Ayan, hello po sa inyong lahat. Good day, magandang araw, mayong adlaw sa inyong tenen. At welcome back po sa aking channel. Kumusta po kayong lahat? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. So for today's video ay meron nga po tayong barya dito. At ito po ay ang taong 2016. Yan, ito po ay kasama sa mga semi hard to find po sa BSP series natin na 10 piso. So alamin po natin, i-update po natin ang kasalukuyang frequency at ang price appraisal po ng baryang ito. At tutukuyin natin kung ito ba ay semi hard to find pa rin ngayon pagpasok po ng year 2023. Ngunit bago po tayo magpatuloy ay maraming salamat nga po pala sa aking mga subscribers. Maraming salamat sa inyong patuloy na panunood at sa pagsubaybay dito po sa aking munting channel. Maraming salamat sa ating mga OFW at mga senior citizens, sa ating mga kapwa coin hunters at mga coin vloggers. Maraming salamat din po sa inyong lahat. At kung bago ka pa lamang po sa aking channel at gusto mo ang mga video na katulad nito na pinag-uusapan ng ating mga barya, ay huwag mo na rin kalimutang mag-like, mag-comment, mag-share at mag-subscribe. At pakipindot na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod kong videos. So yun nga guys, ang pag-uusapan nga po natin ngayon ay ito pong year 2016 na 10 piso coin. At ito po ay under the BSP series po. So ang mint years po ng baryang ito ay from year 2000 up until year 2017. So sa mga BSP series po natin na mga coins, ito lamang po yung nagsimula po sa year 2000. So the rest ay nagsimula po sa 1995. Sa baryang ito po kasi ay from 1995 up until 1999 ayun pong mga banknotes pa po ang ating ginagamit na 10 piso. So from that year 2000 up until now ay mga coins na po ang ating mga 10 piso. So ayan guys, i-update po natin ang kasalukuyang frequency at price appraisal po nito sa numista. So dati po, ito po ay semi hard to find at malalaman po natin ngayon kung ito pa rin ba ay semi hard to find. So i-review po muna natin ang overs at ang reverse po ng baryang ito. So dito sa kanyang overs or sa kanyang harapan ay naka-highlight po ang portrait ng ating dalawang bayani na si Apolinario Mabini at si Andres Bonifacio facing right. At makikita rin natin dito ang 10 piso na denomination, ang mint mark po at nakasulat po ng paikot sa bandang itaas ang Republika ng Pilipinas. At dito sa bandang ilalim ang year of mintage. So dito nga po ay year 2016. So ayan po ang ating makikita sa kanyang overs or sa kanyang harapan. At dito naman po sa kanyang reverse or sa kanyang likuran, makikita natin dito ang dating silyo po ng Bangko Sentral ng Pilipinas. So ayan, ang nakasulat po dito sa gilid ay ang paikot po na Bangko Sentral ng Pilipinas at sa ilalim ang 1993. So ito po yung taon na na-establish po ang BSP or Bangko Sentral ng Pilipinas. So hindi po ito yung year of mintage. At dito naman po sa loob, sa bandang gitna po, sa upper part, makikita natin ang araw at ang bundok. At sa ilalim naman po na portion, makikita natin ang araw sa gitna at tatlong between sa bandang gilid na nagsisimbolo po ng sagisag ng watawat ng Pilipinas. At dito naman po sa dulo, makikita natin ang cogwheel. Yan yung may gear. Yan po ang tinatawag na cogwheel. So sa mga baguhan po.
So ayan po ang reverse at ang obverse po ng ating 10 piso coin na BSP series. At ang composition po pala ng baryang ito, ito po ay bimetallic. So aluminum bronze po ang kanyang center. So hindi po ito ginto, yan, kulay ginto lamang po. But hindi po ginto ang composition nito. Ito po ay aluminum bronze ang center. At ang kanyang ring naman po, itong nasa gilid, ito naman po ay copper nickel. So ayan po, bimetallic po ang composition ng ating 10 piso coin na BSP series. At dumako naman po tayo dito sa numista para po ma-update natin ang kasalukuyang frequency at ang kasalukuyang price appraisal po ng ating year 2016 na 10 piso coin. So ayan po dito sa numista ang kasalukuyang frequency po ng year 2016 na 10 piso ay 1.9%. So ayan guys, maliit pa rin po pala ang kasalukuyang frequency nitong year 2016. And we can conclude na makonsider pa rin po ito as semi hard to find dahil 1.9% ka lamang po ang kanyang kasalukuyang percentage ayon po sa kilalang Coinbase website po na n.numista.com. At dito po ay meron na rin po itong price appraisal. So as of the moment, isa lamang po ang price appraisal na makikita natin dito sa Numista. Ayan, so dito po sa kanyang very fine condition, ito po ay may presyo na 110 pesos. So ayan guys, malaki po ang kasalukuyang price appraisal nitong year 2016. So imagine sa very fine pa lamang ay 110 pesos na po ang kasalukuyang presyo nito. Lalo na po siguro kapag sa kanyang uncirculated po, medyo mas mataas po talaga ang price appraisal po nitong year 2016. So siguro po mga 200 pataas na po ang price appraisal kapag nasa uncirculated condition na po ang hawak natin na year 2016. So sa mga coin group naman po, napapansin ko po ang presyohan po nitong year 2016 ay mga 50 to 200 pesos po. Depende po talaga sa condition ng ating mga hawak na mga semi hard to find na barya. So ayan guys ang ating update dito po sa year 2016 na 10 piso coin. And as of the moment, ito po ay considered pa rin as semi hard to find. Kaya kapag kayo po ay may hawak ng year 2016, ay huwag nyo na pong pakawalan yan. Dahil ang napapansin ko po kapag semi hard to find po ang isang barya, ay malabo na po yung maging common. Dahil patuloy po yung hinahunting ng ating mga collector at ating mga coin hunters. So ayan lamang guys, at sana po ay nakapagbigay na naman ako ng kaunting kaalaman at konting impormasyon sa inyo patungkol po sa mga barya na ating tinatalakay. At kung bago ka pa lamang po sa aking channel at gusto mo ang mga video na katulad nito na pinag-uusapan ang ating mga barya, ay huwag mo na rin kalimutang mag-like, mag-comment, mag-share at mag-subscribe at pakipindot na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod kong videos. At bago po natin tapusin ang ating video, ay dumako po muna tayo sa ating shoutout portion. So medyo matagal din po tayong hindi nakapag-shoutout portion. So shoutout po sa mga nag-comment sa aking nakaraang video. Shoutout po kay Sir Chard 91 Sports Flex. Yan, shoutout po sa iyo sir. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Sir Choi Sky Coins. Ayan, shoutout po sa iyo sir. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Sir Borix Bull Suarez TV. Ayan, shoutout po sa iyo sir. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Sir Idol Senes Vlogs PH. Ayan, shoutout po sa iyo sir. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Sir Greg Ahero. Ayan, shoutout po sa iyo Sir Greg. Magaling po kayo sir. Shoutout din po kay Sir Coin Banknotes TV. Ayan, shoutout po sa iyo sir. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Sir Rolando Quijada. Ayan, shoutout po sa iyo sir. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Sir Jobert Sabate. Ayan, shoutout po sa iyo sir. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Sir Mario Victorio Coins. Ayan, shoutout po sa iyo Sir Mario. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Sir Noel Tabangkura. Ayan, shoutout po sa iyo sir. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Sir JB Coins. Ayan, shoutout po sa iyo Sir JB. Maraming salamat po.
And lastly po, shoutout din po kay Ma'am Emily Passion. Ayan, shoutout po sa iyo ma'am. Maraming maraming salamat po. Ayan, maraming maraming salamat po sa inyong panonood at sa pagsubaybay dito po sa aking munting channel. At kung gusto niyo rin pong magpa-shoutout ay mag-comment lamang po kayo sa aking latest video. At isa-shoutout ko po kayo sa aking next video. And that's it for this video guys. And we'll see you again next time. God bless.